Ni mabuti. Maikling kwento ni Genoveva Edrosa Matut. Mabuti at ang lahat ay narito ngayon sa ating paaralan upang mapag-aralan ang lahat tungkol sa ating asignaturang panitikan. Mabuti, mabuti, mabuti. At tayo ay nakaabot sa ating paksang tatalakayin. Ang kanilang guro na si Mabuti ay nagsisilbing kanilang guro sa asignaturang panitikan. Isa sa kanyang mga estudyante na nangalang Fe ay nakahanap ng lugar na kung saan kanyang nilalabas ang pambatang suliranin. Sa isang silidaklata na mapayapa at walang ingay na mababakas. Sino kaya yun? May tao ba dito? Mabuti naman at mayroong tao dito. Tila ikaw ay may kinukubling suliranin. Akin itong nababasa sa iyong mukha. Mabuti kung ako ay makakatulong sa pagdisolba ng iyong mabigat na dinadala. Ako po ay nakararanas ng isang pambatang suliranin na kung saan ang aking kalooban ay labas na naghirap. Buong pusong nakikinig si Mabuti sa hinaing ng kanyang estudyante. Ganoon ba? Huwag kang mag-alala, Fe. Ang iyong suliranin ay lilipas rin. Hindi magtatagal at lulubog din ang iyong pakiramdam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagbibigay sa akin ng isang magandang abiso tungkol sa aking pinagdadaanan. Walang kaso iyon. Mabuti at tignan mo na lamang ang maganda at mabuting bahagi ng ating buhay. Kayo ho, anong inyong dahilan bakit kayo ay naparito? Iisa lang mo ba ang inyong dahilan? Mabuti at iyong naitanong. Ako ay narito sa silid na ito, katulad mo. Ay narito rin ako para umiyak at naglabas ng aking suliranin. Maaari ko hubang malaman ang inyong suliranin. Kahit na aking ihanag sa iyo, ay hindi mo rin ito maiintindihan dahil sa mura pang iyong isipan. Simbolo na pagkadismaya ang sumilay sa mukha ni Pe. Ngunit ang tanong na ito ay nanatili pa rin sa kanyang isipan at naghahanap pa rin ng kasagutan. Ang senaryo ay muling nagbalik sa kwarto ng paaralan na kung saan natalakay ang tungkol sa kanyang asignaturang panitikan. Ngunit sa kanyang pang-araw-araw na talakayan ay...